Portia, si Justin. May tumawag kasi sa akin. Wala ka talagang pakailan sa anak ko eh, no? Kung sino man po ang kasama ng batang si Justin Corpus, maaaring puntahan ang bata sa tanggapan ng lost and found. Hindi kita titigilan agad. Hindi mo binabalik si Justin kay Mariel. Meron ka talaga eh, no? Ano? Ako! Claim na po sa bata. Sino? Gusto mo ba itagol kita dito sa bus, ha? Gusto mong ilakyan na dito? Gusto mo kita... Aray! Hoy! Ikaw, akala mo ba matatakasan mo ako, ha? Itawan na ako! Huwag mong hahawakan yung anak ko. Hindi papayag si Eldon na mapunta sa'yo yung anak niya. Ikaw nang epal sa pinaka-epal na kabit. Alam ko naman na ginagamit mo lang yung anak ko para makuha ang simpatsya ng asawa ko. Tara na, anak. Hindi ka na, sumama ka na sa akin. Sinabi nang huwag kaya sumama ka sa akin! Sir, may nag-aaway po ng dalawang babae doon sa labasan. Gagawa sa bata. Tama na po. Ayon po kasi sa batas, dahil 5 taong gulang pa lang po yung bata, dapat po ay nasa pangangalaga pa ito ng kanyang ina. Baby, ayaw ba kay daddy? Ayaw ko po kay Tita Borja. Sinasaktan niya ako. Ayaw ko sa niya. Napakawalan niya mo talaga, no? Pati bata, pinapatulan mo. May nagawa kasing kasalanan ng daddy mo. Di ba pag may kasalanan, may punishment. Kaya hindi muna natin siya makakasama ngayon, ha? Aluyaan mo ko magpaliwanag. Nagawa ko lang naman yun kasi makulit si Justin. Para hindi siya makatakas, para... Wala kang karapatan saktan ng anak ko! Tapos na tayo! Wala na akong pakialam sa'yo! Sinira mo na yung buhay ko, eh! Sorry, ha, pero nasabi ko kasi sa kaibigan ni Mariel kung saan kayo pupunta. Wala kasi akong choice, eh. Ayoko naman makulong. Anong klaseng kaibigan ka? Traitorip ka? Kasama ko pala si Atty. Novicio. Siya yung tutulong sa atin para sampahan ng kaso si Portia at Eldon. Mr. Eldon Corpus, may dala po kong warrant of arrest para sa inyo. Inaaresto ko namin sa kasong kidnapping kay Justin Corpus. Pagsampahan ng kaso ng asawa niyo, mas mabuting sumama na lang ho kayo na maayos. Portia, tigilan mo na yan. Alam mo, mas okay na rin na maghiwalay na kayo ni Eldon. Hindi na siya okay para sa'yo. Nagugulo na ang buhay mo. Wala akong pakialam. Hindi ko kailangan ng opinion mo. Si Eldon ang gusto ko. Mahal ko siya at hindi ko kaya siyang mawala. At isa ka rin sa dahilan kung bakit nawala siya sa akin. Portia, kalap. Ang kailangan niyo? Nagsampa ng kaso sa inyo si Mariel Corpus. Inaaresto ka namin sa salang kidnapping at child abuse. Hindi ako sasama sa inyo. Sumama na lang po kayo ng maayos, ma'am. Sandali lang po. Sandali lang. Portia, hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi. Sir! Portia! Portia! Amy, ano nangyari sa akin? Ang taray mo. Kinalingan mo talaga yung acting mo para malustan mo yung mga pulis. Ano ka ba? Hindi ako nagdadrama. Nahilo talaga ako, tsaka masama yung pakiramdam ko. Talaga ba? Mabuti naman at gising na si Mrs. Calaf. Nakuha ko na ang lab result. Hawak ko na ang findings. Pira. Ang nandito
asawa mo ang nagdala sa akin dito, hindi ko nakasalanan yun. Basta, kanya-kanyang lusutan tayo dito. Hindi mo na ako maiwasan, Eldon. Itinadhana talaga tayong dalawa. Ano, nadya ka ba, ha? Hindi na kita babalikan, ha? Wala na tayong kaugnayan. Meron pa, Eldon. May magkoconnect pa sa ating dalawa. Hindi mo na kailangan si Mariel at hindi mo na rin kailangan si Justin. Hindi mo na sila kailangan habulin. Dahil magkakaanak na tayo, Eldon. Oo, buntis ako. At ikaw ang ama. You heard me right, Eldon. Buntis ako at ikaw ang ama. Alam mo, Portia, kung gumagawa ka ng mga story para mabilag ako, hindi na ako maniniwala sa'yo, ha? Hindi mo na mababenta sa akin yan. Ano na, Portia, ha? Dami ko nang iniisip, dami ko nang problema. Nakagawa ka pa ng story para sa sarili mo. Hindi ako nagsisinungaling. Ito. Proof! Nabuntis talaga ako at ikaw ang ama. Sigurado ba sa akin to, ha? Sigurado ba ako ang ama nito? Sino pa ba? Ang malay ko! Baka meron kang iba! Tamang-tama. Sabi sa akin ni Atty. Novicio, nasa presidor daw sila Portia at Eldon. Dapat talaga magbayad yung dalawang yun, lalong-lalo na si Portia. Ayun na ako. Gary. Maraming salamat, ha, sa lahat ng tulong mo sa akin. Alam ko na nakakaabala na ako para sa iyo, pero kailangan ko talaga ng tulong mo sa ngayon, eh. Oo, Mariel. Wala yan. Nagawin ko lahat para makatulong sa iyo. Salamat talaga. Mahirap man para sa akin, para sa anak ko. Pero kailangan kong gawin. Magpa-file na nga rin pala ako ng annulment, Gary. Makikipag-iwalay na ako kay Eldon. Ano? Hihiwalayan mo ang anak ko? Anong akala mo sa akin? Anong tingin mo sa akin? Na kung kani-kanino lang pumapatol? Eldon, ikaw lang ang lalaking nakasama ko. Kaya sigurado akong ikaw ang ama. Ano to? Kapag sasarap, magkasama tayo, pero pag nagbunga, iiwan mo ako mag-isa sa hirap? Magpakalalaki ka naman, hindi ka ba masaya na magkakaanak tayo? Hindi mo na kailangan si Mariel at hindi mo na kailangan yung anak mong si Justin. Kung ayaw nila sa'yo, nandito kami ng anak mo. Pwede tayo magbuo ng sarili nating pamilya. Mariel, muna na ako. Sige po. Hihiwalayan mo ang asawa mo. At sasama ka kayo kay Gary? Mawalang kinalaman si Gary dito. Tinutulungan lang niya ako. At wala naman po sigurong masama doon. Wala na rin po kayong pakialam doon. Alam niyo naman ang dahilan kung bakit ko hihiwalayan ang anak niyo. Kaya hindi niyo na kailangan mandami pa ng ibang tao. Dahil alam naman nating lahat na si Eldon ang may kasalanan. Manluloko yung anak niyo. Mariel, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. At naiintindihan ko rin ang magiging desisyon mo. Pero sana naman, isaalang-alang mo ang pamilya mo. Paano si Justin?
Ano ang sasabihin niya, Mariel? Na ikaw mismo ang nagpakulong sa daddy niya? Mariel, sana naman sumagi man lang sa isipan mo na kaya niyo pang ayusin ang pamilya niyo. At sana maisip mo rin na si Portia ang punot dulo ng lahat ng kaguluhang ito. Natukso lang si Eldon sa babaeng yun. Pero alam mo, Mariel, ano man ang pagkakamali niya sa'yo, sa'yo pa rin ang puso mo. Ikaw pa rin ang mahal niya, Mariel. Siguro naman, deserve niya na magkaroon ng pagkakataon para mabawi niya at baguhin ang mga pagkakamali niya. Magkaroon ng isang pagkakataon, Mariel. Pagkakataon? May pagkakataon siya na sabihin niya sa akin lahat. May pagkakataon siya na hindi siya pumatol kay Portia nung bumalik siya dito. Pero anong ginawa niya? Sinayang niya ang pagkakataon na yan na. Yung isang beses nangyayari, pagkakamali yun. Pero yung inulit pa, sinasadya na yun. Kaya magdusa sila ng kabit niya dahil ginusto niya yun. Mariel, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na ituloy ang demanda laban sa anak ko. Patawarin mo na ang anak ko, please. Maawa ka sa kanya. Gagawin ko ang lahat. Kahit anong gusto mo, Mariel, gagawin ko. Alang-alang sa anak ko. Maawa ka sa kanya, Mariel, please. Mamalis na lang kayo. Sige na ba? Mariel, nakikiusap ako sa'yo, Mariel. Huwag mo na ituloy ang demanda kay Eldon. Please, maawa ka sa kanya. Please, Mariel. Maawa ka sa anak ko, please. Nakikiusap ako, Mariel, please. Malis na kayo. Tumatagdag pa sa problema yung Portia na yan eh. Ipinahama ka na nga niya. Kaya tingnan mo, nakakulong ka. Tapos ngayon, magkakaanak pa kayo. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito, May. Dapat dati pa lang iniwasan mo na yung babaeng yan. Wala siyang maibibigay sa'yo kundi puro problema, anak. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Nakakulong ka. Tignan mo ang mangyayari sa mga, sa pamilya mo, anak. Ano ba? So ngayon, paano natin haharapin ang patong-patong na problema ito? Sasama ka pa kay Portia? Wala, ma. Pati naman din ako naguguluhan eh. Kung talagang anak ko yun, dinadala ni Portia, syempre pananagutan ko yun. Anak ko yun, apo niyo pa rin yun. Paano si Justin? Hindi ko maring let go ang apo kong yun. Ako naman din eh. Ayusin ko lahat ng to, makaalis lang po ako dito. Akala ko ba gumagawa na kayo ng paraan? Ninong, ano nangyari? Aminin na natin, ano, na nagkasala si Eldon. Nagkamali siya. At dapat pagbayaran niya yun. Pero,
Naintindihan ko rin naman si Clara bilang ina. Masakit sa kanya yun. Naguguluhan talaga ako ni. Ayoko naman talagang umabot sa puntong yun. Pero kailangan kong gawin yung tama. Naagrabyado na ako. Yung anak ko. Mali bang ipaglaban mo yung karapatan mo? Hindi, anak. Naintindihan kita. Tama yung gagawin mo. Tulad ng sinasabi ko nga sa'yo noon, isipin mong maigi ang mga desisyon na gagawin mo. At dapat, isa sa alang-alang mo ang kapakanan ni Justin sa bawat hakbang na gagawin mo. Anak, tatay pa rin niya si Eldon. Sa tingin mo ba, makakabuti sa kanya na ipakulong mo ang daddy niya? Nakiusap ako na sana huwag na niya ituloy ang pagdemanda sa'yo. Pero nagmatigas siya, anak. Hindi niya ako pinakinggan. Nangyari talaga yung babae na yun. Hindi siya na dalawang isip idemanda ako. Hindi niya iniisip ko anong magiging epekto na ito kay Justin. Napakayabang kasi. Ang yabang-yabang niyo dahil kay Gary na yun eh. Eldon, huminahon ka. Naniniwala akong makakalabas ka dito. Hindi ba, Alfred? Eldon, pag wala silang naipakitang probable cause, makakalabas ka na bukas. You don't need to stay here for 36 hours. Hindi pa naiakit sa piskalyang kaso, kaya pwedeng hindi pa matuloy yan. Hanggat hindi nakakarating doon, lalong-lalo na kung iuurong ni Mariel ang kaso laban sa'yo. So, wag swimming mamaya. Swimming tayo. Nay! Hello, Nay. Good morning vitamin po. Good morning. Thank you, Daddy. Hello. Bye-bye. Hi. Oh, sa'yo naman yung mga boy, baby. Thank you, ah. Dinala mo dito yung baby natin. Come on, baby. Baby, higa. Higa. Di ba naman, Gary? Pinangako ko sa'yo na hindi ko na ipagkakait ang pagiging amo mo sa kanya. Salamat talaga. Siya nga pala, ayoko naman sirahin yung umaga mo. Pero tumawag sa'kin si Atty. Novicio na ibalita niya sa'kin na ilalabas na daw ngayon si Eldon at Portia. Pero huwag kang mag-alala. Tuloy pa rin yung kaso natin and gagawin ko ang lahat para maipasa agad to sa fiscal. Gary, yung tungkol doon sa kaso, may sasabihin din ako sa'yo. Eldon! Diyos ko, anak. Salamat naman at nakalabas ka na. Sige pa, ma. Eto! Anak, saan ka pupunta? Kakausapin ko si Mariel, ma. Naharapan kami. Kailangan niya sabihin ko anong gusto niya mangyari. Pagod na ako, ma. Pagod na ako sa kakahabo, sa kakatago. Eldon! Huwag kang mag-alala. Pananagot lang kita. Gusto ka lang tumagtag ngayon, no? Masyado na magulo eh. Evita, saan ka pupunta? Susundan mo ang anak ko? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Pwede pa. Huwag ka nang dumagdag sa problema pa. Ipaglalaban ko yung karapatan ng anak ko na apo mo rin.
Ay, tara, picture tayo nila, ate. Tara! Ate, picture tayo! Tara! Kaya wag na tayo tumuloy sa QC, ha? Saan muna tayo dumiretso? Sa inyong pamilya. Eldon? Anong ginagawa mo dito, ha? Alay, gusto lang kita makausap na masinsinan. Kusap naman tayo. Daddy! Justine, anak. Hindi ko muna. Kumasa ka muna lang sa loob. Mami, andito si Daddy eh. Nay, Mikey, ipasok niyo muna si Justin sa loob. Halika. Sige na. Eldon. Pwede ba? Tama na. Tigilan mo na si Mariel. Umalis ka na dito. Ito talaga ng mukha mo. Eldon! Ano ba? Eldon, please! Ano ba? Ano ba? Eldon! Gary! Gary! Ano ba? Tama na! Ay, Diyos ko. Ano ba yan? Sir, andiyan naman yung Eldon. Nanggugulo na naman. Ayaw pa yung tigilan ng lalaki niya na. Grabe naman to. Portia, ano yung ginagawa mo? Gary, ano ba? Tama na! Eldon, tumigil ka na kasi! Ma! Ano ba? Gary, tama! Yung anak ko! Yung anak ko! Teka lang! Ano ba? Siko! Maria! Gary! Pasensya na! Mikey! Mikey! Mikey, pasok mo si baby na ako sa loob! Gary! Gago ka! Papatay yung panahon! Gary, ano ba? Tama na! Eldon! Eldon! Ipuputok ko to o alis ka! Alis ka na! Portia! Ay, ma'am! Sino po kayo? Ma'am! Dito! Eldon, please! Umalis ka na! Sorry. Tama na yan! Eldon, tara na! Kayo! Umalis na rin kayo! Sandali lang po! Nakakawa ba ako? Buntis ako! Buntis ka, Portia?